Blessed Sunday po sa inyong lahat. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral sa ating Sunday Sermon Series, Extreme Faith. Napag-aralan na po natin ang pananampalataya ni Abraham, Rahab, Joshua, kay Caleb, at even kay Moses. Sa araw po na ito, mga kaibigan, mga kapatid, atin pong ipagpapatuloy ang pag-aaral in the book of 1 Samuel chapter 1 and chapter 2. But I'm going to read to you chapter 1 verses 10 to 11. Ang sinabi po rito, in her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. And she made a vow, saying, Lord Almighty, if you will only look on your servant's misery and remember me and not forget your servant but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. The word of the Lord. Marami siguro sa atin know that God so loved the world that he gave his firstborn son. At ito po ay mababasa in the book of John 3:16. Ngunit baka marami po sa atin ang hindi rin alam that a woman in the Bible gave her firstborn son to God. Ang story po ni Hannah ay mababasa in the book of 1 Samuel chapter 1 and chapter 2. Hannah was loved by her husband Elkanah. But the Lord had closed her womb. Hindi po siya pwedeng manganak. Hindi po siya nagkakaanak. So, being childless, Hannah vowed to God that if he would give him, or rather give her a son, she would give him to the Lord all the days of his life. Now, si Hannah was one of the two wives of Elkanah, kasi sa panahon yun, permitted pa yung multiple or polygamy na tinatawag. And they lived in the hill country of Ephraim. So, ang isang misis ni Elkanah ay mayroong mga sons and daughters. At year after year, itong isang misis, the other woman ni Elkanah, ay palaging kinukutya, palaging ginagalit itong si Hannah at pinuput down because the Lord did not give her any children. Hindi po maiintindihan ng mister na si Elkanah kung bakit siya ay naging sobrang malungkot itong si Hannah. At patuloy na umiiyak at madalas hindi kumakain. So naniniwala po siya na mas mahalaga siya kay Hannah tulad ng 10 anak na lalaki. One day, noong hindi na matiis ni Hannah ang pain of her empty womb, sobrang sakit na hindi siya nabubuntis o magkakaanak, she went into the temple to present herself or supplication, to present her supplication to the Lord. She cried out to the Lord and wept bitterly. Mapait na pag iyak. So umiyak siya ng todo sa harapan ng Panginoon. She was so upset that she made a promise to the Lord in her request for a son. And according sa 1 Samuel chapter 1 verse 11, ito po ang sabi niya, and she made a vow saying, Lord Almighty, if you will only look on your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. Yan po ang kanyang pangako. At ang good news, ganito. The Lord remembered Hannah's prayer. Hindi nagtagal pagkatapos ng kanyang temple visit to present her request to the Lord, nagkaroon po siya. She became pregnant at nagkaroon po siya ng anak. Nung ipinanganak niya na ang anak na lalaki,
Pinangalanan niya ito, tinawag niya itong Samuel, which means ask of God. Hiningi sa Panginoon. Hindi nakalimutan ni Hannah ang kanyang promise to the Lord. At noong si Samuel medyo malaki-laki na, na pwede nang iwanan, she presented him to the Lord. Pagdating niya sa templo, that same priest na si Eli na parabi, palaging nandun, nandun rin sa temple. Hannah reminded him of the time that she prayed to the Lord for a son and then dedicated Samuel to the Lord and he worshiped the Lord there. Yan po ang naging kasaysayan. So paano po ipinakita ni Hannah ang kanyang extreme faith? Paano niya po ipinakita? Naalala ko yung mga humingi sa Panginoon. Sabi niya, Lord, give me a man. Yung babaeng parang medyo may edad na. Eh, may dumating na lalaki. Eh, hindi niya nagustuhan siya, Lord, give me another man. Nung dumating, hindi niya rin nagustuhan siya, Lord, huwag naman. Parang gano'n na ang kanyang prayer dahil hindi na po nasagot yung prayer niya. Mga kapatid, ano po ang message natin dito? Ganito yan. Paano pinakita ni Hannah ang kanyang extreme faith? Ganito. Hannah knew where to take her problems straight to God in prayer. Ayan. Alam ni Hannah kung saan niya dadalhin ang kanyang problema. Diretso ka agad doon sa Panginoon in prayer. Now, ang sabi sa 1 Samuel 1:10, sabi diyan, in bitterness of soul, Hannah wept much and prayed to the Lord. So, ang personal problem ni Hannah ay hindi mabigyan ng solusyon ng kanyang mister na si Elkanah. Halos taon-taon, naging bahay na ni Hannah ang templo. Walang sawang nananalangin sa Diyos upang mabigyan ng kalutasan ang kanyang problema. Ngayon, tulad din ng ating situations, ikaw ngayon, baka medyong mayroon kang desperate situation, desperate need. Need ba na maging strong ka physically? May sakit sa inyong pamilya? Kulang kayo ng finances? Ano kaya yung desperate need mo sa ngayon? So no matter how desperate and broken they seem, hindi po lahat ay para sa atin ang pagbibigay ng solusyon. Talagang may mangyayari sa buhay natin na hindi tayo ang makapagbigay ng solusyon. Kung minsan, meron tayong maling akala na tayo ang makapagbigay ng solusyon sa lahat ng ating mga problema, pero hindi pala. Do not play God. Ang masama, ang ating damdamin sa pag-akala na meron tayong ginawang mali. Kaya ginawa ng Diyos itong mga pangyayari sa ating buhay. Daw parang playing guilt, no? Blame game. But that is not the mindset of God. Hindi po ganun ang mindset ng Panginoon. God wants us to focus on the truth. He just wants our eyes on Him. May mga bagay na hindi makayanan ng patayo. Kailangan din ng paluhod. So ang key verse sa chapter na ito actually says in the book of 1 Samuel 1:5 and 6, the Lord had closed her womb. Ang Diyos pala mismo ang dahilan kung bakit hindi magkakaanak itong si Hannah. That may seem cruel of God to do. Maaring hindi natin maiintindihan ang mga dahilan sa likod ng kanyang mga purposes. Sa likod ng mga layunin o pakay ng Diyos. Just as we cannot always fully see His plans in our troubles. So hindi natin lahat maiintindihan ang mga plano ng Panginoon. Diba? Sa likod ng ating mga paghihirap, sa likod ng ating mga pagdurusa ngayon. But we can be assured that God definitely had a plan. Merong plano ang Panginoon. Ginawa niya ito
noon, sa panahon ni Hana, at gagawin niya ito ngayon sa panahon natin. So in every situation, the timing of God is perfect. So kailangang maipanganak itong si Samuel at a crucial time in history. Not sooner, not later. Kailangan ng Diyos para kay Hannah to be at a place where she was willing to allow Samuel to be brought up by Eli and be raised as a priest. So ang mga purposes ng Diyos, mga kapatid, mga kaibigan na nanonood, ang mga purposes ng Diyos were far greater than only granting Hannah her desire for a baby. Merong plano ang Diyos that needed Samuel at the right place, at the right time, all throughout these years. So, tandaan po natin sa umagang ito, sa araw na ito mga kapatid, there are never accidents in God's timing and purpose. Katulad ng pagpuri ni Hannah sa Diyos for being a rock, tayo rin ay dapat buong-buo na nakasandal sa Panginoon. In our ever-changing, hectic world, maaring napakahirap to know what or who we can really trust anymore. But God is secure. He is our sure foundation, our solid rock. We can rely on Him, who never changes to hold us steady sa panahon ng mga bagyo ng buhay. Our God is forever faithful. No matter what you are facing today, hope in the Lord. He will never fail and He is with you always. Amen? So ang buhay ni Hannah illustrates her extreme faith. Nagpakita rin ito na ang Diyos ay nakikinig at sumasagot sa inyong mga prayers o panalangin, especially to those who come to Him in faith. Kahit pa sa inyong mga traumas, sa inyong mga shock, sa inyong mga problema na pinagdaraanan ngayon, that nakapalibot sa atin, God is always there to help us. So Hannah prayed, "For the foundation of the earth are the Lord. On them has set the world. He will guard His feet." So tandaan, Hannah believed in God. Meron siyang extreme faith. Ang tanong, what about you today? Do you have faith as Hannah had? Dumako po tayo sa ating communion. Ang sabi po ng communion, it is to remember Jesus. Ang sabi niya in Book of 1 Corinthians, si Apostle Paul, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The night Jesus betrayed, He took bread. When He had given thanks, He broke it and said, 'Take it. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me.' After supper, He took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes.'" Tayo po ay manalangin. Almighty Father in heaven, thank you Lord for the example of Hannah's faith. Some of us are having difficulty right now. There is a possibility that we have asked something that until now was not yet given. Lord, increase our faith and help us to remember that if these things will be given to us or not given to us, there are purposes behind everything. Thank you, Lord, for being the King of Kings and Lord of Lords. Give us an extreme faith like Hannah today. In the name of Jesus, Amen.